kapag ito ay pumasok sa Philippine Area of Responsibility, isa na po itong local name na Kabayan ayon po sa PAGASA. Dalawang bagyo ang posibleng pumasok sa PAR, pero sa ngayon ang papasok pa lang po ang bagyong Kabayan. Yung isa na sa labas pa po ng Philippine Area of Responsibility, yan po ay nasa bahagi po ng Pacific Ocean na mababa naman po ang tsansa na pumasok. Posible sa araw po ng Miyerkules or sa Webes or Biyernes na sa loob na po ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Kabayan na ito ay posible pang lumakas habang ito ay nasa loob po ng Philippine Area of Responsibility. Makikita po natin na sa bahagi po yan ng Mindanao kung saan po ay ramdam na po sa araw po ng Biyernes at Sabado pag ito ay lumapit na po sa bahagi po ng Mindanao at Visayas. Makikita po natin na makaranas po ng mga malalakas na mga pag-ulan dahil nga lalapit po ito sa bahagi po ng Visayas at Mindanao, at ramdam na rin po sa buong bansa ang epekto ng bagyong Kabayan. Sa ngayon po ay wala pa po itong epekto sa malaking bahagi po ng bansa dahil nasa labas pa po ito ng Philippine Area of Responsibility. Kaya posible bukas or Biyernes na sa loob na po ito ng ating PAR. Kaya huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ito po yung latest forecast natin hanggang sa susunod na mga araw. Stay tuned!